Ang tanong, gusto mo bang makapag-Canada? Kung ganon, sundan mo na ang istorya ng fishbowl vendor na nakapag-Canada at naging successful commercial truck driver. Then became Canadian citizen, part 3. Magandang araw po. Muli si Nestor po ito ng Filipino-Canadian truck driver. Marami po talagang hindi makapaniwala kung paano ako nakapag-Canada. May mga bus din po akong natatanggap, mga negative comments sa inbox. Hindi sila halos makapaniwalang isang hamak na fishbowl vendor sa Pilipinas ay nakapag-Canada. Naging Canadian citizen at successful truck driver dito sa Canada at US. Mga detalye at mga proseso na akin pong pinagdaanan kung paano ko nakarating ng Canada in God faith ay nasa part 1 at part 2 po ng istorya ng fishbowl vendor na nakapag-Canada. Dito sa part 3, akin pong ikikwento ang aking sariling karanasan at proseso kung paano ako nakakuha ng truck driver's license dito sa Canada. Sa maniwala po kayo o hindi, wala po akong experience sa pagdadrive ng truck or anumang four wheels sa Pilipinas. Padyak at motorsiklo lang ang alam kong i-drive noon sa Pilipinas. Yeah, honestly guys, yan po ang totoo. But anyway, tulad nga po ng sinabi ko sa part 2, nakarating kaming mag-asawa dito sa Canada by work permit bilang line production, tagagawa ng dough at pizza sa Pizza Hut. Dahil ang batas ng work visa here in Canada, you cannot work for any employer and location not unless stated into your working permit. Hanggang sa na-approve ng Canadian Immigration ang aming application for permanent residency status, doon pa lamang po ako nagsimulang magplano at mag-change ng career. So, bali, hindi pa po kami permanent residents ni Mrs. ng Canada back in the day, nagre-research na ako ng career na malaki ang sahod at naayon sa aking pinag-aralan. Ito nga po, ang truck driver ay isang highest paid career dito sa Canada na hindi naman po require ang mataas na pinag-aralan. So, nung naging eligible na akong mag-undergo ng training, I made my steps to pursue my dream as a become commercial truck driver. So, basically, ang pagkuha ng truck driver's license, first, at least 18 years of age ka kung Canada lang ang takbo mo at 21 years old ka naman if gusto mong tumawid ng Canada border to US and US to Canada vice versa. Second, class 5 stage pool with class 1 authorized instructor permit and air brake endorsement. Diba nga, nasa Canada na ako, so bali may class 5 driver's license na ako. Gusto ko na lamang pong sabihin din, no, ang driver's license class dito sa Canada ay magkakaiba. Kapag full class 5 drivers ka na, ang maaari mo lang ma-drive ay yung mga katulad ng mga kotse, sedan, SUV at mga iba pang nasa full class 5 vehicles. Ang pagkuha naman ng class 1 at air brake authorized, kailangan mong magpabook ng schedule of knowledge test exam for class 1 at air brake sa Manitoba Public Insurance. Guys, take note, i-discuss ko lang kung saang province po ako kumuha ng truck driver's license. But if you intend to get yours in the different province beside Manitoba, I suggest that do some research. Pero po sa tingin ko, yung procedure each province ay hindi naman ganon nagkakalayo in Manitoba. But anyway, magkaiba po ang exam ng class 1 at air brake. Dahil magkaiba pong klase ng lisensya yan. Although sa isang piece of card na i-issue sa'yo, pinagsama na nila doon yung title mo once na naipasa mo yung knowledge test. At ang bayad each category is $10. Air brake endorsement at class 1 authorized are the same 25 multiple choices question. Dapat makakuha ka ng 20 right answer in order to pass the knowledge test. Kung hindi naman, pwede ulit kayong magpare-schedule hanggang sa may pasa ninyong parehas. May free online practice question din sila sa website na maaari ninyong pagpraktisan upang makatulong sa inyo upang maipasa ang knowledge test. Pangatlo sa requirement is valid medical record requested by Manitoba Public Insurance. Ang pang-apat ay driver's abstract kung saan makukuha nyo rin yan sa Manitoba Public Insurance at ang bayad ay $10. Kapag nakompleto nyo na ang pre-requirements, pwede na po kayong maghanap ng training school na mapapasukan.
Ngayon po ang update ng Manitoba Public Insurance sa lahat ng kukuha ng commercial driver's license or truck driver's license ay kailangan na pong mag-undergo ng full trucking training sa isang school. Wala na yung 4-hour drive at road test agad. Noong araw, meron pa po yan. Karamihan po kasi ng experienced na truck driver na galing sa ibang bansa ay ganon ang ginagawa. To save time at tuition fee nga naman, dahil nga mas mura ang bayad ng ganon. Pero ngayon, inalis na yan dahil nga sa maraming aksidenteng nangyayari sa kalsada involving truckers. So, balik tayo no. Of course, mayroon pong tuition fee. There's 3 ways kung paano makapasok sa trucking school. First, bayaran ninyo sa sarili ninyong pera ang tuition fee sa training school. Second, pwede po kayong mag-apply ng student loan sa banko or sa Government of Canada. At ang pangatlo, ito po yung free kung saan may program po ang Manitoba Trucking Association. Dahil po talagang kailangan po talaga nila ng truck drivers, kaya po sila may free tuition fee na program noong araw, na sila ang magfa-fund ng iyong tuition fee sa training school. Basta't ma-meet mo lang ang mga requirements nila. At ito pong pangatlo, dito po ako sumubok. Kaya po nung nag-aral ako sa trucking school, wala po akong binayaran. At ang step naman kung paano mo ma-avail ang pangatlo, which is Manitoba Trucking Association, ay kailangan mong kumuha ng letter of endorsement or letter of approval sa skill development program in Manitoba office, kung saan magtitik ka ng exam doon regarding sa trucking. Tapos i-interviewin ka ng administrator in English to prove na ikaw ay marunong makipag-communicate in English, especially sa iyong training instructor. Take note guys, ang free requirements din sa Manitoba Skill Development Program ay dapat may 72 unit ka in college or may IELTS or CLPIP General minimum 4 each category ang iyong score kapag high school graduate ka na katulad ko. Na-discuss ko na rin po yan sa part 2, ang pagkuha ng English test, kung natatandaan nyo po. Para po sa mga bagong panauhin natin, maaari po ninyong puntahan yung part 1 at part 2 ng Fishbowl Vendor na nakapag-Canada upang mas lalo ninyong makuha yung idea. Subali nga, ako'y isang high school graduate lamang pero may CLPIP English passing score result ako, kaya binigyan ako ng administrator ng referral letter along with my passing score sa exam at dinala ko po yan sa Manitoba Trucking Association. Nung ipinasa ko na ang complete requirements ko sa Manitoba Trucking Association, ini-advise nila sa akin na maghanap na ako ng trucking company na mag-i-sponsor at mag-i-training at magbibigay ng trabaho sa akin within 2 years. At the same time, employment na rin pagkatapos ko mag-aral at makapasa sa road test sa MPI na member ng Trucking Association. At ipapapirma ko sa kanila yung form na bigay ng administrator ng Manitoba Trucking Association. That time, nag-switch na ako ng career kasi nga pwede na po ako magtrabaho kahit anong employer dahil permanent residence na ako ng Canada. Okay, so bago po ang lahat ng application at step na ito na ginawa ko, ay kasalukuyan na po akong nagtratrabaho sa isang trucking company, city delivery, bilang isang pahinante or swamper or helper. Yes po, para po sa mga nagtatanong kung may mga pahinante rin po ba dito sa Canada, mayroon pong mga company na nangangailangan din ng helper or pahinante. So nung dinala ko yung form sa boss ko upang pirmahan niya at kumpleto na lahat, binalik ko na sa Manitoba Trucking Association office yung complete form. Tapos pinapili na nila ako ng school na gusto ko at sila na ang bahalang magbabayad sa aking tuition fee. So bali ang pinili ko yung pinakamahal na school in Manitoba kasi nga libre nga naman. Then nagpa-schedule na ako ng vacation for 6 weeks sa employer ko. No pay ang vacation kong yon dahil hindi po ako eligible na magkaroon ng vacation fee nung araw sa boss ko dahil bago pa lang ako sa aking amo. Pero isinacrifice na lamang po naming mag-asawa yung trabaho ko dahil sa oportunidad. Kahit paano naman, nairaos namin ng sitwasyon dahil may kunting naitabi pambayad ng bills at budget in a month and a half. And then, nag-start na ako in the following week sa school, which is first class training school ang aking pinasukang training school nung araw, which is pinaka-expensive na training school sa Manitoba. At ang bayad ng tuition fee nila nung araw, way back 2016, ay $8,400 ang full-time course nila. Pero ang alam ko, yearly nagtataas po sila. Parang ang tuition fee nila ngayon na nakita ko sa kanilang website is
almost $9,000 ang offer nila sa kanilang full-time course, which is 244 hours at Monday to Friday ang pasok, 8 to 5, 8 hours every day at umaabot ng 6 weeks or isa't kalahating buwan. So basically, isinishare ko lang po yung pathway kung paano ko kinuha yung aking commercial truck driver, pero hindi ko po ini-endorse, guys, hindi ko po ini-endorse ang First Class Training Center na school for the purpose of this video vlog, kaya ko lang po binanggit ang kanilang training school kasi doon po ako nanggaling. Disclaimer po, itong video vlog na to hindi po pinang First Class Training Center. Sa part 4, i-discuss ko doon kung ano ang itinuturo nila sa loob ng classroom sa mismong training school na pinasukan ko. Huwag po kayong mawawala, at kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mag-alinlangan, mag-iwan ng comment sa comment section down below, and I will get back to you as soon as possible. Or check po ninyo si Pinoy Trucker sa kanyang mga video vlog. Marami rin po siyang mga video na nakaka-inspire regarding sa trucking at mga tips at idea focusing in helping sa ating mga kababayan na nagnanais makarating ng Canada. Until then, Nestor Shear of Filipino Canadian Truck Driver saying, habang may buhay, may pag-asa. Please do not forget to hit that like button below. If you like this video, share, subscribe, as well as that, click that notification bell for more upcoming video. God bless us all. Bye for now.